Hi, hello guys. Welcome back sa panibago nating video tutorial. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano yung i-uninstall yung Deep Freeze na ginagamit nyo. Marami kasi akong na-receive na katanungan mula sa IB page natin na bakit daw hindi ma-uninstall yung Deep Freeze. Wala daw silang makita ng uninstall button doon or kahit sa program files sa control panel is wala daw silang nakikita na icon ng Deep Freeze. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano yan install. Ito pala guys yung Deep Freeze. Ito yung kung mapapansin nyo kasi doon sa channel ko meron akong tutorial nito kung paano gamitin Deep Freeze. Lalong-lalo na sa mga walang antivirus. So, ito guys, mas maganda talagang gamitin yung Deep Freeze na to. Oh, ako kahit ako hindi ako gumagamit ng antivirus kasi para sa akin parang nababagalan ako pag may antivirus ako. Lalo na kung connected ka sa internet. So, pag open mo ng PC mo pag connected ka sa internet, ang bagal ng PC mo dahil nag-update yung antivirus, di ba? So kaya ang Deep Freeze talaga guys, siguro marami ang gumagamit talaga nito, lalo na sa amin sa mga technician. Hindi lang natin, may kanya-kanya naman tayong diskarte, may kanya-kanya tayong diskarte sa PC natin. So sa akin, mapapansin nyo kasi guys, wala akong antivirus. Yan, mapapansin nyo wala akong antivirus, di ba? So ang ginagamit ko lang is Deep Freeze. Pag magkukunik ako sa internet, hindi Deep Freeze lang ako. So pag restart ng PC ko, wala siyang kahit halimbawa pasukin pa siya ng virus, pag restart niyan, balik yan sa dati. Kahit yung mga nandyan sa PC mo, kahit may mga na-download ka, buburahin niya yan pag restart ng PC mo. So halimbawa pag may na-download kayo, kailangan i-save nyo kagad dun sa external hard drive nyo or USB nyo, dahil pag once na nakalimutan nyo yon, wala na guys, automatic kasi mabubura pag restart ng PC nyo. Okay, so yun, ang ganda niya gamitin, di ba? So halimbawa pag nag-internet tayo, di ba? So siya, kahit may virus pa diyan na pumasok, wala yan kasi pag restart niyan, burado yan, bura lahat yan, mga nakapasok na malware sa PC niya. Okay, so ganito lang gagawin natin guys. So meron tayong Deep Freeze, di ba? Nandito na kaano yan, di ba? Ito ang Deep Freeze. So ang gagawin natin guys is ganito ang gagawin natin. Open natin Deep Freeze. Yan. So yung installer niya, i-run lang natin. Then and yes. Tapos kung mapapansin nyo guys, ayan oh. Mapapansin nyo siya. Ayan. Uninstall, di ba? Kung titingnan natin yung kung walang naka-install na Deep Freeze sa PC nyo, yung nakalagay dito is next. Ngayon nakalagay uninstall kasi naka-install yung Deep Freeze natin. So ganyan ang pag-uninstall ng Deep Freeze guys. So pag may naka-install na Deep Freeze, pag-install nyo ng setup niya, yung installer, pag ang nakalagay dito is uninstall. So yung pag click nyo niyan, nag-uninstall siya, mag-restart yung PC nyo. Okay, so after niya mag-restart guys, mapapansin nyo, ayan, wala na yung Deep Freeze natin, na-uninstall na siya. Okay, so ganun lang guys, ganun lang ang pag-uninstall ng Deep Freeze. Okay, so sana may natutunan ulit kayo sa video kong ito.
Hanggang sa susunod kong video guys. Bye guys. God bless.